Dali-dali kong kinuha ang aking shoulder bag sa locker at mabilis na naglakad paalis sa restaurant na aking pinagtatrabahuhan. Kailangan kong magbadali para maabutan ang last trip ng jeep. Kahit pagod na pagod ako sa pagtatrabaho maghapon, ay pinilit kong maglakad ng mabilis. Halos patakbo na nga ang aking ginagawa. Nakahinga ako ng maluwag nang matanaw ang isang jeep na huling babiyahe ngayong gabi. Agad akong sumakay at pumeso sa bakanting upuan. Iilan pa lamang kaming nakasakay, ngunit di kalaunay dumagsa na rin ang ibang pasahero. Pinaandar agad ng driver ang sasakyan nang ito'y mapuno. Habang nasa biyahe ay nagpasya akong umidlip muna. Maya-maya ay pinukaw ako ng isang pamilyar na tunog. Message ringtone iyon ng cellphone ko. Kinuha ko ito sa bag at binasa ang isang mensahe mula sa aking kapatid na si Andre. Pagkatapos kong basahin ay sumulyap ako sa itaas na bahagi ng screen. 11:42 PM. Muli ko itong ibinalik sa loob ng bag. Pagkatapos ay tumingin ako sa labas, ni walang katao-tao sa bawat kalsadang madadaanan. At sarado na ang bawat kabahayan. Di kalaunay natanaw ko ang isang saradong tindahan ng aming kapitbahay na si Aling Paz. Ibig sabihin, malapit na ako sa amin. Pinara ko agad ang jeep nang matanaw ang aming bahay. Nag-abot ako ng bayad at dali-daling bumaba. Pagpasok ko ng bahay ay ibinagsak ko ang aking pagod na katawan sa sofa. Marahan kong minasahe ang aking sentido. Napapulot ako nang marinig ang mayabag mula sa second floor. Sigurado akong si Andre yun. Marahil ay gising pa siya dahil nagre-review. Nagpa siya akong huwag na siyang tawagin, baka maabala ko pa. Kaming dalawa na lang ang magkasama dito sa bahay. Hiwalay na ang mga magulang namin. Si Mama ay nasa London at nagtatrabaho at si Papa naman ay may iba ng pamilya. Nagtatrabaho ako at si Andre naman ay nag-aaral. Wala akong problema sa kanya dahil masipag siya mag-aral, magkasundo din kami sa lahat ng bagay. Naalala ko na hindi pa pala ako naghahapunan. Naglakad ako papuntang kusina. Paglagpas ko sa aming hagdanan ay bigla akong napatigil nang may mahagip ang aking peripheral vision. May isang itim na figura na nakatayo sa pinakataas na bahagi ng hagdan. Di ko matukoy kung ano iyon pero bigla akong nangilabot. Ilang segundo din akong nakatayo lang bago na pagdesisyon ng silipin ang aming hagdanan. Nagbabaka sakaling si Andre lang ang nakita ko. Pero bigo ako. Wala nang itim na figurang iyon. Sinubukan kong tawagin si Andre pero hindi sumasagot. Ipinagsawalang bahala ko na lang iyon. Siguro ay namamalikmata lang ako at dala na rin siguro ng sobrang kapaguran. Dumiretso ako sa harap ng ref para maghanap ng pagkain. Pero agad akong napatigil nang makita ang aming lamesa na punong-puno ng pagkain. Ang kanina'y kilabot na aking nararamdaman ay napalitan agad ng tuwa at gilak. Bigla akong nagutom sa aking nakita. May pansit, adobo, mechado, at ang paborito kong spaghetti. Napadako ang aking paningin sa isang cake na nakalagay sa pinakagitna ng mesa na may nakasulat na Happy Birthday, Mitch. Nakalimutan ko. Ngayon nga pala ang kaarawan ko. Subsob ako palagi sa trabaho kaya pati sarili ko'y nakakalimutan ko na. Naalala ko tuloy si Papa. Siya palagi ang abala noon pag may nagbe-birthday sa pamilya. Siya palagi ang naghahanap ng paraan para may panghanda kami. Siya rin ang nagluluto kaya naging idol ko siya. Dahil sa sarap ng luto niya, lalong-lalo na pag nagluto siya ng spaghetti. Kaya nga naging paborito ko iyon. Agad akong kumuha ng plato at ang spaghetti ang una kong tinikman. Napakasarap nito katulad ng luto ni Papa. Parehas na parehas talaga. Namiss ko tuloy si Papa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakikipag-usap sa kanya. Nagtampo o sabihin na nating nagalit ako sa kanya dahil sa paghihiwalay nila ni Mama.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko maitatangging, namimiss ko talaga siya. Agad kong pinahid ang mga luha ko sa pisngi. Umupo ako at nagsimulang kumain. Bigla akong naisip si Andre. Siguradong siya ang naghanda nito. Nagabala pa siyang ipagluto ako. Pero nakapagtataka naman na hindi niya ako sinalubong. Siguro hindi niya napansin na dumating na ako. Andre, baba na dyan. Kanina pa ako dumating. Tawag ko sa kanya. Pero walang sumasagot. Siguro ay nakatulog na siya. Andre! Malakas na tawag ko sa kanya. Pero hindi pa rin siya bumababa. Kaya nagpa siya akong tawagan na lang siya sa cellphone dahil tinatamad akong umakyat. Kinuha ko agad ang bag na inilapag ko kanina sa tabi at kinuha mula roon ang cellphone ko. Pero napatigil ako nang maalala ang text niya sa akin kanina habang nasa biyahe ako. Binasa ko ulit ang mensahe niya at bigla na lamang akong kinilabutan. Ate, pasensya na, hindi muna ako makakauwi ngayon. Mag-overnight kami sa school para sa preparation sa thesis defense namin. Huwag kang mag-alala, kasama ko naman ang mga kaklase ko. Kung hindi umuwi ngayon si Andre, kaninong yabag ang naririnig ko sa taas kanina? At sino ang naghanda lahat ng mga pagkain na ngayon nasa harapan ko? Kung ano-ano na pumapasok sa isip ko. Baka may nakapasok na magnanakaw, pero di ko maiwasang isipin na baka may multo sa itaas. Pinakalma ko muna ang aking sarili. Siguro'y pinaprank lang ako ni Andre. Pinipilit ko ang sarili kong huwag matakot at isiping si Andre ang nasa itaas. Bigla akong nagulat nang tumunog ang cellphone ko. Si Andre tumatawag. Ate, happy birthday! Pasensya ka na, di ako makakauwi ha. Tumawag ako kasi di ka nagre-reply sa text ko. Naisip ko kasi na baka nagtatampo ka. Hayaan mo, magsa-celebrate tayo pag di na ako busy. Nakauwi ka na ba, te? Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Parang tumigil ang mundo ko. Ate? Tawag sa akin ni Andre. Ate? Tawag sa akin ni Andre. Andre? Huwag kang nagbibiro ng ganyan. Utal-utal kong tugon sa kanya. Alam kong nasa taas ka. Kanina pa ako nakauwi. Nabuking ko ng sorpresa mo. Baba na dyan. Ano pinagsasabi mo, ate? Anong sorpresa? Nandito pa ako sa school. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. At maya-maya ay parang kasing bilis ng kidlat ang pagdaloy na kilabot sa aking buong katawan. Nang marinig ko na naman ang mangyabag mula sa taas ng bahay. Tila naglalakad ng mabagal ang nilalang na iyon. Ngunit napakabigat ng bawat pag-apak niya. Ramdam ko ang biglang paglamig ng paligid. Ngunit butil-butil ang aking pawis. Gusto kong humingi ng tulong kay Andre. Ngunit di ako makapagsalita. Parang naparalisa ang buo kong katawan. Ate, sige na, balik na ako sa mga kasama ko. Bye! Happy birthday ulit! Naputol na ang linya niya. Dahan-dahan kong inilipag ang aking telepono sa mesa. Kitang-kita ko ang panginginig ng aking mga kamay dahil sa takot. Nandoon pa rin ang mga yabag, mabagal, ngunit mabigat. Alam kong nasa hagdan na siya. Parang kilabot sa aking pandinig ang bawat langit-ngit nito. Nakakatakot. Kahit nakatalikod ako sa kanya ay ramdam ko na papalapit siya sa akin. Nananatili lang akong nakaupo. Hindi ko kayang tumayo dahil pakiramdam ko ay nanghihina ang aking mga tuhod. Sa pagkakataong iyon ay mas hinihiling ko na sana ilamunin na lang ako ng lupa o kaya himatayin na lang ako. Ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Sa ayaw at sa gusto ko ay kailangan kong alamin kung sino ang nilalang na ito na ngayon ay nasa aking likuran na. Alam kong nasa likuran ko na siya dahil amoy na amoy ko siya. Amoy bulok na laman na nasusunog na hindi ko maintindihan. Sino yan? Lakas loob akong nagtanong.
Pati boses ko ay nanginginig na rin. Naghintay ako ng sagot pero tanging nakakabinging katahimikan lamang ang tumugon sa akin. Hindi ko alam kung ilang minuto na ako sa ganoong sitwasyon. Tagaktak ang aking pawis. Bahagya akong nabigla nang marinig ko ang kanyang paghikbi. Hanggang ang mga hikbing iyon ay naging hagulgol. Nakakatakot pakinggan ang iyak niya. Umi-eko parang galing sa ilalim ng lupa. Kahit takot na takot ay gusto ko nang alamin kung sino ang nilalang na ito. Nanginginig ang mga tuhod ko, ngunit pinilit kong tumayo. Dahan-dahan kong ipinihit ang aking ulo sa likuran. Dahilan upang masindak ako sa aking nakita. Isang sunog na katawan ang nakatuyo roon. Umaagos sa kanyang mga mata ang sariwang dugo. Umuusok ang kanyang katawan. Pakiramdam ko'y papanawan na ako ng ulirat. Ngunit biglang nang laki ang aking mga mata nang dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Bigla akong nagising mula sa pagkakaidlip. Pilit kong inalala ang mga pangyayari. Nakahinga ako ng muluwag. Panaginip lang pala ang lahat. Nakakatakot ang panaginip na yun. Parang totoo. Napagtanto ko na nasa jeep pa pala ako. Iilan na lang ang mga pasahero. Biglang tumunog ang aking cellphone kaya kinuha ko ito at pinasa ang mensahe na galing kay Andre. Ate, pasensya na, hindi muna ako makakauwi ngayon. Mag-overnight kami sa school para sa preparation sa thesis defense namin. Huwag kang mag-alala, kasama ko naman ang mga kaklase ko. Tiningnan ko ang oras, 11:42 PM. Katulad ito sa panaginip ko. Paano nangyari ito? Sumilip ako sa labas at tindahan ni Aling Pas ang aking unang natanaw. Naulit na naman. Pinara ko agad ang jeep ng matanaw ko ang aming bahay. Pagkababa ko ay hindi agad ako pumasok. Parang may pumipigil sa akin. Ngunit nang mapatingin ako sa bintana sa second floor ng aming bahay, ay kinilabutan ako. Nakatayo roon ang isang itim na figura ng tao na nakatingin sa aking direksyon. Napapitlag ako nang biglang tumunog ang aking cellphone. Inilapit ko ang aking paningin rito. Si Andre ang tumatawag. Pinindot ko ang answer button at idinikit sa aking tenga. Napakunot ang noo ko nang marinig sa kabilang linya ang pag-iyak ni Andre. Anong problema, Dre? Tanong ko sa kanya. Ate, si Papa. Wala na. Wala na siya, te. Napatigil ako sa aking narinig. Sumulyap ulit ako sa aming bintana. May nakatayo pa rin doon at bigla akong napaluha nang makilala ko kung sino ang nandun. Si Papa. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam kong si Papa iyon. Nakatingin siya sa akin at nakangiti. Tumawag si Tita Kat sa akin ngayon lang. Nagkasunog sa pinagtatrabahuhan ni Papa at kasama siyang natupok doon. Pagpapatuloy ni Andre. Sa pagkakataong ito, ay napahagulgol na ako. Pero hindi ko pa rin inalis ang paningin kay Papa. Maya-maya ay bigla siyang kumaway at umalis. Nagmadali naman akong pumasok sa loob. Hindi totoo ang binalita sa akin ni Andre. Nandito si Papa. Hinanap ko si Papa sa loob ng bahay dahil nandito siya. Gustong gusto ko siyang yakapin. Hihingi ako ng tawad sa kanya at sasabihin ko rin na miss ko na siya. Pero di ko siya makita sa buong kabahayan. Napatigil lang ako nang mapadpad ako sa aming kusina. Kitang-kita ko ang lamesa na puno ng pagkain. Nangyari na ito. Naulit na naman. May pansit, mechado, adobo, cake at ang paborito ko na spaghetti. Napaupo ako ng marahas sa upuan at isinubsob ang mukha sa mesa. Iyak lang ako ng iyak.
hindi ako makapaniwalang wala na siya. Wala na si Papa. Nasa ganoong sitwasyon ako nang makaamoy ako ng isang pamilyar na amoy. Iniangat ko ang aking ulo nang napagtanto kong ang amoy na iyon ay amoy bulok na laman na nasusunog. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.